Praise God. Isang mapagpalang umaga sa ating mga kapatid. Amen. At kumusta tayo mga kapatid? Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa Panginoon. At tayo po yung muling dinako sa ating bahay panumbahan upang patuloy na mag-aaral ng kanyang mga salita. At mga kapatid, tayo po yung tumayo. Bago po tayo mag-upisa, tayo po yung mawit sa Panginoon. Amen. Pangunahan natin, Pastor. Pastor Aris. Amen. Okay, tayo tumayo mga kapatid. It is so sweet to trust in Jesus. Okay. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng bagay sa ating buhay, wala po tayong ibang yung ating pag-asa ba yung pagtitiwala, no? Ay sa Panginoon lamang. Amen. Okay? Amen. Okay, magtiwala sa sarili ninyong kakayanan kundi sa Panginoon tayo. Amen. Kasi pag tayo nagtiwala sa mga sarili natin, pagsak po ang kababagsakan niyan, no? Okay? Sa Panginoon lang tayo mga kapatid, alright? Wala pong iba yan, kundi sa Panginoon lang. At napakasarap at napakatamis ang magtiwala sa Panginoon. Amen? Alright? So, it is so sweet to trust in Jesus. Okay. Ready, first stanza. It is so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the same the Lord for us. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I grow Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me to the end. For us, Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him. Highest hills and deepest caves, this
is our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Praise God. Amen. At ayun po marapatin. Tayo po ay kumunta na sa ating patuloy na pag-aaral sa Tanang Panginoon na ayon sa ating pastor, Pastor Laris. May isang pa pastor? Tama? Saan yun? May isang? Announce natin. Okay. Diretso na tayo. Oo, diretso na. Mamaya na. Man. Wala nakapag-pay. Meron ako. Meron ka? Meron ka. Si Tantan, mayroon siya eh. Si Brother Miguel, mayroon. Sino pang mayroon, mga kapatid? Marami akong printon eh. Naiwan naman ito. Pero mayroon, mayroon ka, Tantan? Ito. Okay, amen. Say, Brad. Ipasa mo na lang kay Pastor yan, tapos Pastor na mag-check niyan. Even i-announce din niya yan. Amen? Praise God. So, ibig sabihin, niligtas niyo ang gawain, Brad. Kasi alam niyo kung bakit, hindi natin ito pagpapatuloy yung pag-aaral natin. Bumala yun eh. Oh. Amen. Amen. Sayang alam, ang kaalaman ninyo, mga kapatid. Alam ka, ipasapan namin ni Pastor? Oo. Oh. Kahit. Oo. Oh. Kahit isa lang. Na mag-gumawa ng assignment. Yes. Ipagpatuloy, ipagturo. Kung wala talagang gumawa ng pagtuturo, ng pag-aaral, hindi natin ipagpatuloy ito. Bakit? Tama yung sinabi ni Pastor eh. Okay? Nagpapagal ako, nagpapagod ako sa pag-aaral, tapos walang nag-respond. Yun ang mahirap. Okay? Amen. Alright? Masakit yun. Okay? Mga kapatid, huwag po kayo manghinaan ng loob. No? Alright? Yung mga sigalot sa loob ng iglesia, normal yan. Right? Okay. Inaalaw ng Panginoon yan. Bakit? May purpose dyan eh. First is to cleanse. I-cleansing yung iglesia. Pangalawa, para makita talaga kung ano ang tunay ng mga ugali natin. No? Huwag po kayong panghinaan ng loob. Alright? Okay? Patuloy lang tayo. Amen? Amen. Kung sinong natira, yon ang alagaan natin. Okay? Amen. Alright? Yan ang gagawin natin. Kasi biblical po yan eh. Okay? Biblical po yon. Sa book of Isaiah po. Sinong natira, yon ang alagaan natin. Di natin pwedeng alagaan ang mawawala. Okay? Pwede natin i-reach out, kausapin natin ito. Kung ayaw talaga maayos, wala natin magagawa. We have to move on. Okay? Yes. Ganun lang. Yes. Alright? At hindi pwede na ang gawa ay titigil pagka may isa o dalawang nagkaroon ng problema. This is the reality of the church. Okay? Ganon yun. Magpatuloy po tayo. Amen? Amen. Alright. Remember na pinalayas tayo. Oh. The following next week. Tuloy. Oh. Tuloy tayo. Okay? Ganon lang. Alright? Ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po biro-biro. Okay? Tandaan ninyo. Hindi po tayo naglilingkod para sa tao. Hindi po kayo naglilingkod sa akin. Naglilingkod po kayo sa Panginoon. Yun po ang klaro dyan. Alright? Okay? Kaya kung may mga problema tayo, alright, sa bawat isa, may mga pastor tayo na para ayusin. Okay? Para sa ano pa ang mga gamit ng pastor? Eh kung mga istatua lang kami dito, eh huwag na tayong patuloy. Okay? May mga pastor tayo, kung may mga hinanain kayo, kausapin niyo ang pastor niyo. Okay? Maliwanag ho ba? Amen. Buti nga, hindi kayo nataon sa mga pastor ng mga restricto at masyado. Kung si Abante pa yung pastor niyo, saan ako po? Iwa ko lang. Hiwa ang dibdib ninyo. Hindi pwedeng gano'n. Okay? Tayo dito, we are not having too much restraint. Okay? But please, it would be in the boundary of what is the Bible has said. Kung ano po ang nasa Biblia, huwag naman lumagpas. Okay? May mga isyo tayo, may mga ano, pag ayusin natin. And we do believe na maayos yan. Amen. Okay? Ganun naman eh. Okay. So magpatuloy tayo. Ang pag-aralan natin sa araw na ito about the CODP Grapha. Last week, ang pinag-aralan natin ay about the Apocrypha. Okay? At alam natin, ang Book of Apocrypha ay, kung may tumatanggap niyan, ang well-known dyan ay Catholic. Okay? At tayo ay hindi po natin tinatanggap yun, ang mga Book of Apocrypha. Bakit? May mga questions dun eh. Kung hindi question ang writers, okay, question yung content. Kung hindi naman question ang content, question naman ang acceptance niya.
Kung hindi naman question ang acceptance niya or ang content, mas question naman ang inspiration of God ba yan? Okay? Remember, there are four tests or measurement that we call during the, or in if we are talking about the canonization of the Bible or the biblical canon. Okay? There are four tests. It is the writers, the if we are talking about the writers must be number one, a prophet of God, and number two, a eyewitnesses of God. Alright, eyewitnesses of the Lord Jesus Christ. Yun po ang writers. Pag na-meet po niya yung dalawang yan, ang ibig sabihin, ang librong yan na sinulat niya ay it would be a scripture. Okay? Now, ang pangalawa ay ang content. Ang content ng Biblia dapat, or ng scripture na yan, para matawag siyang scripture talaga, or Bible, isama sa book na magiging libro, magiging Bible ay content. Yan ba ay nagbibigay ng buhay? Okay? Nagbibigay na ba ng ano yan? Nagbibigay ba ng kaligtasan yan? May namomotivate ba dyan? Okay? May lalago ba dyan na ugali? Okay? Mag-grow. Diba? Diba ang purpose kasi ng salita ng Panginoon? First, to be saved, itong tao ito. And then he will learn to be faithful unto God. So that when he is faithful unto God, he will grow and he knows how to worship the Lord. Ganun yun. Okay? Yan ang purpose. Alright? Ginawa ng Diyos ang bagay para sa kanyang kaluwalhatian. Ginawa ng Diyos ang tao para siya ay purihin. Yun po yun. Remember that. Okay? At ang pangatlo ay acceptance. Is the scripture is accepted by all. Accepted by the Jew. Because this scripture should have to correspond the Jewish culture, the Jewish history, the Jewish kings, the Jews, the prophecy. O, diba? Ganun yan. Yun pong tinatawag na accepted yan. Totoo po yan. Tama po yan. Alright? At ang last is this word inspired by God? Meaning, if it is inspired by God, if it is breath by God, or God breath this word, meaning, the writer will say, thus saith the Lord. Hindi, thus I say. Kundi, thus saith the Lord, because God dictated it to the writers to write. That is how inspiration works. Okay? Amen? Ganun po siya. Okay? Kaya yan, itinatawag na itong salita ng Panginoon ay Theopneustos. Okay? God breathed His word. Amen? Maliwanag ko ba? Amen. Okay? Ano niyo? I-grasp ninyo ang pag-aaral natin kasi itong pag-aaral natin ay malalim itong pag-aaral natin. At ito po ay hindi, iwan ko lang kung makikita ito sa ibang mga iglesia. Kasi itong pagtuturo natin, tinuturo talaga ito sa Bible School. Okay? Alright? Amen. So, ang sunod na pag-uroon, at mayroong apat na kategori ang mga pagdating sa canon. May tinatawag na homologomena, ang pangalawa ang telegomena, ang pangatlo ay apokrypha, and ang last, pseudepigrapha. Homologomena meaning these scriptures or books is accepted by all. Tanggap ng lahat. Bakit? Totoo, ang writer tama, ang content tama, ang inspiration of that word is tama, at ang acceptance niyan ay tama. Yan ay homologomena ang meaning. Ang pangalawa, ang telegomena, yung mga some writings or books are disputed by some. Dinispute ng iba. Okay? Pero, nakanonize, natanggap. Okay? Katulad natin, tinanggap natin. Okay? Ganun yun. So, it depends on how we are going to reconcile the seemingly questions dyan sa Biblia. Halimbawa, ito, question. O, katulad doon sa Ezekiel, may question doon, sa Proverbs, ganun. Pero, i-reconcile mo, okay naman. Amen? Ang sunod ay apokrypha. Apokrypha talagang spurious books ay talagang tinanggap naman ng ilan. Katulad nung sa Catholic, tinanggap nila ang 13
Bakit? Kasi ang dalawa, hindi, mayroon silang dalawang books na hindi tinanggap. Yung panulat ni Esdras at saka, I think, Baruch. Okay? Mm. Alright, si Baruch ay scriba, scribes, secretary, o tagasulat ni Prophet Jeremiah. Okay? Alright? Si Esdras ay ang root word or ang root ng origin ng Esdras ay si Isra. Pero Esdras ang sulat eh, wala namang Esdras na Isra naman ang pangalan doon sa. Okay? At ang the last one is Siodipigrapa. Ano 'yung Siodipigrapa po? Totally ang librong 'yan ay talagang hindi tinanggap ng lahat. Bakit? Ay talagang mix up chronological, there are many chronological error, geographical error, writer's error, lahat na. Marami. Kaya hindi talaga tinanggap, kahit sa Katolik, hindi na tinanggap. Okay? Ano tawag yan? Sa pagdating sa Siodipigrapa, spurious books rejected by all otherwise known as wider apocrypha. Kung may apocrypha, may super apocrypha kung tawagin. Oh. Meaning, the spurious writings usually ascribed to the Old Testament characters. Lahat ng mga sulat dyan sa Siodipigrapa books ay ascribes only to the Old Testament. Not in the Old Testament, New Testament, but the Old Testament. Okay? Alright? And the books written between 200 BC until 200 AD. Books which have never been accepted as canonical by anyone. Not accepted. Kasi pagdating sa canonization, talagang questionably. Okay? Amen mga batid? Amen. Now, okay, there are numerous such writings but more well-known are as follows. Sa YouTube mga kapatid, mayroon nagtuturo about Enoch. Yeah. Tama ho ba? Have you across? Meron. Have you came across with the book of Enoch? YouTube. Ha? Huh? Promoted? Sa YouTube. In YouTube? Kaya mag-ingat kayo sa YouTube. Si, ano, mayroon. Si, yung vlogger na si Sayote. Oh, Enoch, Esdras. Alright? Bakit tinuturo yan? Now, I will give you an example. Bakit hindi yan katanggap-tanggap? Okay. Amen ho ba? Number one, ano yan? Book of Enoch. Ang kwento ni Book of Enoch na pumasa doon sa canonization was in the Book of Genesis that he is the seventh man of Adam. Ibig sabihin, from Adam, pangpito siya. And then, he was an upright man. Alright? And then, God took him. Na-rapture siya. Alright? Hindi siya namatay na normal na pagkamatay. Kundi, na-rapture siya. What's the purpose? Why? Oh. O, di tanungin natin, no? Diyos, bakit ganun? Lord, ano kung ang purpose, bakit? Basta isang rason, he was an upright man. Pero, wag ka, binanggit siya ni Apostle John. Sino si Apostle John? Siya po ang half-brother ni Jesus Christ. Okay? Jude, in the other books, is called Lebeus. Okay? Si James naman, James the Less ang tawag na isang half-brother ni Jesus Christ, James the Less or James the son of Alpheus. Pero itong si Jude, Lebeus po ang ibang ngalan niya doon sa ibang writers doon sa Book of Mark, doon sa Book of Matthew, doon sa Book of Luke and John. Okay? Alright? And now, anong unang libro na Siodipigrapa? Enoch, the Book of Enoch. Pangalawa, The Secrets of Enoch. Oh, may secrets si Enoch. Ngayon, kung ipahayag mo ang libro ni Enoch, ay hindi na sikreto yun. Di ba? Brother Tantan, may sabihin ako sa'yo, secret lang natin dalawa na yan. Paano maging secret? Sinabi ko sa kanya. Di ba? Okay. Brother Tantan, ha, may sabihin ako sa'yo. Magka may sabihin kayo, Brother Tantan. Ay, ngayon, may nakarinig na Marites. Nangyari na, narinig ni Marisol. Nangyari na. Wasak ang iglesia.
Baka matayin, wag po kayo mumayag na tayo naman dito. Kukusapin lang nga lang tayo eh. Tayo pa magtitirahan dito. Ano ba kayo? Kapatid, hindi ba kayang mahalin yung mga kapatid niyo? Oh. Eh kung sinabi ni Brad Francis sa akin, pangit ako. Oh, amen, Brad. Okay lang yan, Brad. Ano nga naman, kape tayo mamaya. May kape si brother, ano? Oh, di ba ganun lang? Huwag niya naman malakihin yung mga isu-isu dyan. Mabihira naman, oh. Para naman tayo hindi mga mananampalataya niyan. Okay. Okay. Next, Apocalypse of Baroque. Apocalypse of Baroque meaning Revelation of Baroque. Anong Revelation of Baroque? Si Jesus Christ or ang Panginoon nag-reveal ng kanyang gustong i-prophesy kay Jeremiah. Not to Baroque. Bakit ang isang napakalaking kumpanya dumiritso sa sekretary, diritso siya sa akin? Hindi siya diritso doon sa manager ko. Di ba? Tama ho ba? Tamang illustration? Amen. After all, pag nagka-problema yung project namin, bakit ako diritso kay Ares? Ares, halika, anong problema nitong project na ito? Ba't ayaw mo kausapin manager ko? Tama ho ba? Hindi naman ang manager subject sa akin, but ako subject sa aking manager. Si Baroque, iskriba yan ni Jeremiah. Kaya, oh, eh, kaya hindi tinanggap yung panulat ni Apocalypse of Baroque eh. Bakit? Sino si Baroque? O, di ba? Tama ho ba? Amen. Mayroong second Baroque, may third Baroque. Ni binarok na nga lang yan, eh, tapos. O, oh, di ba? Next, Assumption of Moses. Assumption of Moses. Paano ba, how Assumption of Moses works out? How Assumption of Moses or the Book of Assumption of Moses? O, di ba? Mamaya, pakita natin yan. Next, Revelation of Moses. Mga kapatid, hindi po mag-rebel ang Diyos kay Moses. Bakit? Si Moses is the representative of the law. Who is the writers of the law? Sino, kanino binigay ang law? Kay Moses. God revealed His revelation to Apostle John. Nag-isa lang po yung revelation of Jesus Christ dun sa Book of Revelation. Amen? Or Apocalypse. Ganon. Next, Apocalypse of Elijah. Si Elijah was a prophet. Okay? He was a prophet during the time of Jezebel. During the king of Ahab in the north. Okay? May Apocalypse of Esdras. Hindi yan tinanggap. May Sibylline of Oracle. What is Sibylline of Oracle? Mamaya. Book of Adam and Eve. If there is a book of Adam and Eve, who wrote it? Sino sumulat? Si Adam ba? Si Eve ba? How they write it? How they wrote the book, the books? Okay? Alright? The book of Jubilees. The book of Jubilee means 50. 50 years. Oh. The book of Jubilee. Next, number 15, Testament of Abraham, the Revelation of Abraham, Apocalypse of Testament of Patriarch, the life of Asina. Asina is the wife of Joseph, one of the tribe of Jacob, na kung saan bininta ng kanyang mga kapatid, at nakarating siya ng Egypt. Bakit kaya inalaw ng Diyos yun? Eh, dahil pag hindi inalaw ng Diyos yon, eh hindi po mangyayari yung prophecy ng Diyos kay Abraham beforehand. Kay Abraham pa, hindi pa pinanganak si Isaac, hindi pa pinanganak si Jacob. Nag-prophesy na ang Diyos to Abraham that sabi dun sa Book of Genesis, of surety, sa katotohanan, yung generation mo, yung generation na dadaan mo sa'yo, will be in the land na kung saan hindi sa kanila, at they will be slave there.
for 400 years. And that happens, it started from Joseph, and then the 12 tribes, and the 12 tribes of Israel. And then Exodus happened next. Tama? Ganun yun. Testament of Job. Ang book of Job ang sumulat si Moses. The oldest books in the Bible is the book of Job. Okay? Yan ang sinulat una ni Moses. Alright? Testament of Solomon. Marami silang question dyan ng Testament of Solomon. Bakit? Siguro mga puwet-puwet na lang dyan. Wala na. Hindi na pinag-usapan ng Panginoon. Hindi na pinag-usapan siguro yung ano. Hindi pinag-usapan na dyan. Paano man ligaw siguro. Okay? Kasi ang Songs of Solomon, pinag-usapan doon how the marriage work out. How the love of God to the church. How the love of Solomon to a black woman. Okay? The love of God to the church, or the love of God to us. Okay? Oh. Next, the book of Noah. The book of Noah. And next, the penitence. Mga penitensya, pagbihira, pagsakit ni Jannes and Jambres. Jannes and Jambres, who are these two guys? These two guys are the two sorcerer or magician of Pharaoh. Nung sabi ng Panginoon, oh, Moses, lagay mo yung tungkol dyan. Naging ahas, naging serpent. Oh, sabi ni Pharaoh, oh, Jannes and Jambres. Puntahin mo yan. Punta din Jannes and Jambres. Lagay din ng tungkol nila, oh, naging ahas, pero maliit nga lang. Okay? Alright? Yan po yung dalawang sorcerer. Magician. Ni Pharaoh. At binanggit po yung pangalang Jannes and Jambres doon sa Book of Timothy. Okay? Why? Because it demonstrates the idolatry. Okay? The idolatry that once through Moses Israelites was been freed from the bondage of idolatry or from the bondage of slavery. Yun po yun ang meaning niyan. Amen? Amen. Oh, next, Martyrdom of Isaiah. There was this book called Martyrdom of Isaiah. Paano ang kanyang pagkapagiging martir? Iba po ang pinag... Matindi po ang sinabi dyan, Martyrdom of Isaiah, ang pagkamatay niya? Hindi po eh. Hindi ka natin alam pagkamatay ni Isaiah eh. Basta namatay rin siya. Wala naman, hindi naman. The manner of death of Isaiah. Letter of Aristias. Muntik na mo pangalan ko, Aristias. Tama yan? Psalm of Solomon. Kung may psalm si King David, the greatest psalmist in the Bible is King David. Remember that. Oh. Because you know, King David portrays how the love of King David, that in the point na siya magkasala, ang bilis din niyang magsisisi. Okay? Kaya nga tinawag siyang God's own heart. After a man, after God's own heart in the book of Acts. Okay? There is 18 Greeks of Psalms na libro. 18 Greeks. Greek na Griego na pagkasulat of Psalms. Hindi po tinanggap yan. Siguro baka mundo yun pagkasabi niyo. Psalm kasi parang poetry yan eh. Parang poet. Okay? Parang poem. Okay? So siguro, iba, mala, ano siguro yan? Mga William Shakespeare lang ang dating. Hindi inspired by God. Okay? Next book, addition to the Psalter. May dagdag doon sa mga Psalms. Wala yan. At mayroon ding Psalm 151. Ang Psalm, ang Book of Psalm is up to Psalm 150. And 151 chapter is not accepted at all. There are a lot of questions about it.
Okay? Next, three Syriac Psalms. May Psalms by Syriac language. The Syriac language is what? Aram. Aramaic. Okay? Because Syria, ito Syria ngayon, their ancient, yung mga ninuno nila, their ancient people from Aram. Okay? From Aram. Amen? And then, the last one is the magic book of Moses. Ay, si Moses nga, mayroon nga siyang panulat yung about magic at saka sorcery. Doon sa Leviticus at saka si Deuteronomy, yung mga magic na yan, hindi yan, ha? Oh, mayroong si Moses, book of the magic of Moses. Magic. Alam mo, mamaya makita natin mga librong yan. I've selected some to in order to explain you that these books, a pseudepigraphal book, are not accepted by all. Kumuha na ako dyan ng mga ilan. Next is the third Maccabees. And fourth Maccabees. Questionable na talaga. Ang Catholic, tinanggap lang nila hanggang second Maccabees. Diba? Next, Perky Abbott. Diyan siguro nung galing. Diyan ang galing yung gamot ng Abbott. Ano? Perky Abbott. What the? What's that Perky Abbott? Oh, Brad, open your Bible in the book of Perky Abbott. Gulat ka siguro, no? Ngayon, kung mayroong magbubukas-bukas sa inyo sa harapan ninyo, ano ang sabihin nyo? Brad, huwag mo na buksan yan. Bakit? Sinipigrapa yan eh. Paano mo lang? Ano yun? Ayarin na sila. Bakit? Alam mo eh. Ano pa? Zadokite fragment. Zadok, who's this Zadok? Zadok is a prophet during the time of King David. Wherein King David, nung medyo may sakit na siya, okay? At nangako siya kay Bathsheba na ang susunod na hari talaga ay si Solomon. Okay, si Solomon ang gusto ni Bathsheba, yung nanay niya eh. Imbis na mayroon pa naman kapatid si Solomon, mapatanda sa kanya. Pero si Solomon ang gusto ni Bathsheba. Noong terminally ill na si King David, sabi niya, para uminit mo lang katawan na, bigyan siya ng babae, ganito-ganyan, at ang pangalan si Abishag. Okay? Si Abishag. Alright? Magandang babae, ganito, magandang dilag, ganito-ganyan, para magpainit ng kanyang katawan. Natin kung ano ka, basta sinabi naman, painit ng katawan, paglingkuran siya, kasi para, ganyan, yun lang sinabi, wala naman sexual na sinabi doon. Okay, yung iba kasi magbigay ng binibigyan ng wild imagination, may six pa, may ganun. Wala namang sinabi sa buliya, ganun eh. Okay? And there is one son of King David and the son of King David from another wife or from his wife named Haggith. Okay? At ang anak nila ay named, sino? Adonijah. At nung terminal ill na si King David, nagkaroon ng faction. Ito si Adonijah, wala na yung tatay ko, terminal ill na. Kailangan ako ay maproklamang hari. Ganito, ganyan. Punta na doon, mga Israelites. Oh, talagang tinanggap nila na magiging hari ito si Adonijah. Pero, alam nyo, mga Israelites, sabi ko siya, mga Israelites, mahilig tumingin ng sinyalis. Eh. Oh, nung makita nila na si King David, sabi ni King David, bilisan nyo ganito ganyan, kailangan nang i-proklama si Solomon to be a king, pasakayin siya sa asno at saka utusan mo si prophet Zadok. Yun Zadok. Oh, eh doon sa kabila kaya na dyan sila sa Abiatar, wala si Joab. At saka si Joab kasi kumampi doon eh, no? Pastor, kumampi si doon eh, kaya si Joab later on pinatay din nila. Oh, kasi kumampi. Si Joab kasi, he is the chief, sabihin na natin sa isang gobyerno, he is the Minister of Defense, no? Pinakataas. Oh. Doon kumampi kay Adonijah.
Kaya malakas ang loob ni Adonai Jah. Oh. Eh, anong bumaligtad ang mga sundalo kay Yon. Sa kay Era. Oh. Bumagsak siya. Oh, di ba? Yan ang mahirap, no? Pag bumagsak, pag bumaligtad yung ano, no? Mga inaasahan mo. Bumagsak, oh. Bumaligtad si Brother Francis, dapat Brad, huwag kang bumaligtad. Tapos, yan nga, malaman ko na lang, bumaligtad si Brother Francis. Bumaligtad, pakasama si, ano, si Brother Andy, si Brother, ako, inaasahan ko itong mga to, bakit bumaligtad to? Huwag po kayo bumaligtad, ha? Malimbing na yung pagkakas. Bumaligtad si Enrile, tsaka si Ramos. Di ba? Kasi anarchy ang mangyayari, eh. Alam niyo yung anarchy? Anarchy means initiated by the people. Na mga ilan, kasama oligarch, kasama yung mga ganito-ganyan, na hindi naman kalooban ng Panginoon. Okay? Yung presidente, inilig po yan ng tao, eh. Okay? Vox lei, vox populi. Vox populi, vox lei. Anong meaning nun? Ano yun, bro? Vox lei, vox populi. Vox populi, balitan. Vox populi, vox lei. Alright? The voice of the people, the voice of God. Amen. That is why there is election. Okay? Di ba pag nag-usapan natin ang salvation? Para maging tama yung pagka-elect mo, may pagpipili. Pinili mo, eh. Tama? Hindi po ang Diyos ang pumili, kundi ang tao ang pipili. Tama? Kasi pag ang Diyos ang pipili, kawawa ang hindi pinili. Di ba? Di ba naman klaro? Kawawa naman hindi pinili. Lord, bakit mo naman ayaw mo akong piliin? Pangit ho ba talaga ang mukha ko? O, ganun. Di ba? Hindi, di ba? Ang Diyos hindi namimili kung sinong maligtas. Tayo ang pipili. Kung gusto natin sa Kanya, kung hindi. Tama? Amen. Di ba? Hindi namimili ang Diyos. Huwag rin tayong mamimilit. Kung ayaw ng iba dyan, na maglingkod sa Panginoon, huwag natin pilitin. Huwag naman natin pilitin. Tama ho ba? Tayo po ang pipili. Bakit? After all, we are each and every one of us should face the Lord, haharap po sa Panginoon in the judgment. Tama? And we will be held accountable according to what we have done. Tama ho ba? Tayo naman mananagot sa mga kilos natin, eh. Halimbawa, kumilos ako dito sa iglesia, nadamay kayo, mananagot ako sa Panginoon. Biruin mo, sa ginawa ko, nadamay kayo. Nakuha na ibig ko sabihin. Kasi pinapaliwanag natin dito ang ating pagiging accountable sa harapan ng Panginoon. Tama ho ba? Mali ho ba yung turo na yan? Sabihin niyo sa akin kung mali. Hindi po, eh. Tama po yan, eh. We are held accountable. We will be held accountable sa mga ginagawa natin. Oh, gusto niyo bigyan ko kayo ng example sa Biblia. Na pagdating sa pagiging accountable at nung nadamay ng Israelites, marami nang namatay doon. Sino yon? King David. And it cost thousands of lives. Di ba? Bakit? Dahil sa ginawa niya. Kapatid, kasi accountable tayo sa harapan. Amen? Next, Zadokai fragment. Unahin natin ang Book of Enoch. Bakit hindi katanggap-tanggap ang Book of Enoch? Enoch is the seventh of Adam. His father was Jared. Why it's rejected at all? The Book of Enoch is one of the pseudepigrapha books and was apparently written during the second or first century before Jesus Christ. Kapatid, sinulat lang siya
first and second century before Christ. Ibig sabihin, patungo na sa New Testament period. Si Enoch po, 7th of Adam yan, napakatagal na panahon yan. Okay, ang layo ang layo ng agwat. And the writings ay even the writings of Enoch, hindi mo malaman kung sinong sumulat. Unfounded oh, the writings unfounded. Sino sumulat dito? Wala man lang nag-claim dito. Kahit man lang sabihin, oy, ako si Moses, ako sumulat yan ha. Wala! Kahit ang mga disipulo at saka apostles ni Jesus Christ, hindi nga binanggit yan sa first four books in the Synoptic Gospel. Diyan sa una, sa the book of Gospels. The first four books, wala nga, hindi nga binanggit eh. Hindi nga quote din. Liban na lang ni Jude. Na kinote, na sabi daw kinote niya. Pero hindi naman. The book of Jude is revealed by God unto Jude. Okay? So book of Enoch is questionable. The writers is questionable. Remember, there are four tests when we're talking about canonization of the Bible. Tama? Writers, contents, acceptance, and inspiration. Tama? Now, the writers, unfounded. Who found this book of Enoch? And yet, sa YouTube, tinuro. Kita mo yan? Magturo na tayo ng libro dito sa, ano? At ang tawag dito ay The Book of Networking. The Book of Networking. Total, yayaman tayo, magkapira tayo, magkapira ang church. Ayos ka. Okay? Tama ko ba? Kaya hindi tinanggap yan. The Book of Enoch is from Ethiopian Apocalypse. Ibig sabihin, kita mo, Ethiopian language ang ginamit. And Slavonic Apocalypse. Ibig sabihin, the language is used there was from Ethiopia. 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 Though there is a comparison of the books of Enoch to the book of Jude, kasi nga binanggit kasi ang name doon na Enoch doon sa book of Jude. Na babalik ang Panginoon, si Jesus Christ, with the thousands of his saints, kasama si Enoch. Binanggit kasi doon sa book of Jude eh. Does this mean the book of Jude is not accepted because it quoted somehow, it is quoted, some of the words were quoted there from the book of Enoch? No, I think so. Hindi. Bakit? Kasi si Enoch, eh, ano bang ano ni Jude kay Enoch? Layo ni Enoch eh. Oh. Next, the book of Baruch. The book of Baruch, the well-known statement from one of the book of Baruch is what? Judaism can persist without the temple. Ibig sabihin, kung pag-usapan natin ang libro ni Baruch, tinuro doon na ang iglesia magpapatuloy na walang meeting place katulad dito. Magpatuloy lang tayo na kahit walang simba-simba, bahala ka dyan, bahala ko dito, mag-ano na lang. Sa New Testament, always there is a synagogue. What is the purpose of God even during the Exodus? Okay, ang sabi ng Diyos, oh, pero pakawalan ko mo ang aking mga anak. Bakit? Dalhin ko sila doon sa lugar na kung saan doon sila gagawa ng aking templo at doon sila maglingkod sa akin. Doon sila mag-worship sa akin, manambahan sa akin. Tama? And during the time of Exodus, mayroong tinatawag doon sa Exodus na the tabernacle in the wilderness. Tabernacle ang tawag. Bakit? Tent lang kasi siya eh. From one place to another. Movable lang siya. Siguro, oh, sabihin ni Moses, oh, bukas, handa na kayo mga Israelites, sanctify yourselves, at lalakad na naman tayo, ganito, ganyan, pagdating natin doon, so, hanggang sa nakarating sila doon sa Mount Sinai. At ang ginawa nila, okay, gawa tayo ng tabernacle. Ito, tabernacle ang tawag, kasi tent nga lang siya. Pagdating na doon sa land of the milk of, and honey, doon sa Canaan land, okay, yung tinatawag na Jerusalem ngayon, Israelites ngayon, doon na talaga nag-utos ang Diyos na ikaw, David, ay gagawa ka ng templo.
at ito ang sukat, ito ganito ganyan. Oh, so tinawag ni King David yung kanyang mga magagaling na mga designer. Ito po ang utos ng Diyos na gagawa ang sukat, ganito, ganito, itong kahit gamitin, itong gold, silver, o ano man ang gamitin. And then, sabi ng Panginoon, pero hindi ito gagawa. Plano lang. Bakit? Your hand is full of blood. Okay? Sinong gagawa? Si Solomon. Because God, sabi ng Panginoon, I will give rest to all of the rest of life of Apostle of Solomon. Okay? Sa lahat ng buhay niya, bigyan ko siya ng tinatawag na kapahingahan. Walang girang mangyayari. Sarap naman, sarap naman ng presidency mo, pastor, or ano, ganito, ganyan. Bakit? Wala man lang gulo. Okay. Ang Panginoon na mismo eh, kumilos eh. Bakit? Gagawin ko ang templo sa panahon niya. At kailangan ng templo na yan matapos at walang problema. Eh, ito si King Solomon eh, rebellious eh. Talaga, no? May mga problema talaga bawat ano eh, no? Hari ng Israel eh. Alright, and yet, in the book of Baruch, it taught about Judaism or a kind of belief or a kind of religion or a kind of groups that believing in God that it can continue without a temple. Totoo po yan? Le. Therefore, book of Baruch is not accepted. Amen? Amen ho ba? Maliwanag sa inyo. Next, the Assumption of Moses. Assumption of Moses is a pseudepigraphal book. Assumption of Moses is a book dated to the first century, supposedly relating prophecies told to Joshua by Moses. Alam mo, si Moses in the land of Moab, doon naman siya talaga natigi, pero di natin alam kung anong klaseng paglibing mayroon siya, kasi ang Panginoon naman ang naglibing noon. Hindi nga lang malaman kung saan babanda. Okay? Alright? Ang binili ni Moses kay King at kay Joshua is what? To be faithful unto God at magpatuloy kayo doon sa Canaan. At ang sabi talaga ni Moses, in-encourage ni Moses itong si ano eh, doon sa Joshua chapter 1. Okay? Na Joshua. Okay? Tingnan natin, mga kapatid, for the sake of Joshua chapter 1. Verse 7, 8, 9. Okay. Verse 7. Ito ang habilin. When Joshua leads the nation. Now, in verse 1, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan. Dito pala sa Deuteronomy, chapter 34. May sinabi si Moses eh, kay Joshua. Okay, I will find it for you. Oh, nandiyan lang yan. Ha? Yan. 34 verse. Ano nakita mo agad, Brad? 9. And Joshua the son of Nun was full of spirit of wisdom, for Moses had laid his hands upon him and the children of Israel. Hearken ito. And to him, and did as the Lord commanded Moses, and there arose not a... and did as the Lord commanded Moses. Okay? And there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the Lord knew face to face. Okay? And go to Joshua chapter 1. Okay? In verse 5, sabi nito, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Be strong. Okay? Kasi ito po yung mga sinasabi ng Panginoon kay Moses eh. At nirehears lamang ni King ni Joshua. Be strong and be strong and of good courage.
For unto thee these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it from to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen, mga kapatid. So, ang commandment ng Panginoon to Moses at to Joshua was what? Magpatuloy. Magpatuloy patungong Kenan at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Now, the book of the Assumption of Moses, okay? Ano sabi diyan? The Assumption of Moses is poorly preserved, existing only one manuscript translated into Latin, which is dated from after AD 500 and is missing a large portion of the text. Mga kapatid, bago tanggapin ang isang libro para magiging ganap na libro na accepted by all, kailangan magiging kumpleto po yung kanyang preservation. Ibig sabihin, wala pong magiging missing. Itong Book of Assumption of Moses, maraming pong mga missing na mga panulat dyan. Okay? A large portion of it, at ang na-preserve lamang ay, ano? Ano sabi dyan? Assumption of Moses is poorly preserved, existing only one manuscript. Oh. At ano? Which is dated, sinulat pa after 500 AD or 500 AD. AD meaning in the year of Jesus Christ or Anno Domini, 500 AD. Lagpas-lagpas na siya doon sa starting the starts of the Catholic Church. So, ang magiging instinct mo niyan or view mo niyan ay baka yan ay questionable. Therefore, it becomes the book of it becomes a pseudepigraphal book. Amen ba? Okay? Next, Revelation of Moses. Ganun din. Mayroong story of Adam and Eve after they had gone out of paradise and Adam knew his wife Eben and went upward to the sun rising about their 18 years and 2 months. May sinasabi pang mga period na. And then, ano nangyari? Eve conceived and bear 2 sons. Dalawang anak daw. Ang mga pangalan, Adiapolos, which is called Cain, and Amilabes, who is called Abel. Pseudepigraphal books. Bakit? Bakit pseudepigraphal siya? Written in Greek language? Written in Greek language. Si Moses ba ay sumulat ng Greek language? Does Moses know about Greek language? No. Bakit? Si Alexander the Great, after na po siya ng ano eh? Anong empire ang nakapaglupob ng Israel? Una, Assyrian Empire, the Northern Kingdom. Next, the Babylonian Empire, the Southern Kingdom. Okay? Ang Assyrian Kingdom was been defeated by Darius the Medes or the Median Empire or Medo-Persian Empire. Kasi Medo-Persian, kasi ang Persian Empire, si Cyrus the Great po yun. Alright? Ang Assyrian Empire natalo naman ng Babylonian Empire, natalo naman ng Darius the Medes, yung si Belshazzar na many tickle Euphrates, di ba, yung writing on the wall, di ba, si Darius the Medes nakagapi doon. Pagkatapos na ano naman siya ni Cyrus the Great, and Cyrus the Great decreed a decree, then hinayaan niya ang mga Israelites bumalik doon sa Jerusalem to build the temple. This was the time of Zerubbabel, the time of Nehemiah, the time of Ezra. Alright? Ganun po yun. Moses
never knew how to write Greek. And yet, you will write the book or the book of the Revelation of Moses? Question about... Okay? Next, Sibylline of Oracle. Sibylline of Oracle, as the translator knows, this collection of books, collection should more properly title the Pseudo Sibylline Oracles. The original Sibylline books were closely guarded oracular scrolls written by prophetic priests, priestesses, mga babaeng pare. Kailan? 6th century BCE, o malapit na ang New Testament era. And was destroyed partially by fire during 83 BCE. The chronological order, the writers, questionably, pangalawa, priestesses, paring babae. May leader sa inyo, brother, ano? Pare. Ano pare? Babaeng pare. Or ano leader niyo dyan? Pastora. Pastora. Okay? Alright? Okay. These books were destroyed finally, then finally burned by order of Roman general playing silico. Mga kapatid, okay? At may natin ang mga fragments dyan eh. During the Roman general Flavius Stilicho. So, alam mo kapatid, when God preserved his books, hindi po masusunog yan. Wala pong mangyayari dyan. Because it was already stated by God in the book of Psalm chapter 12, okay, na God will preserve his words. If God preserved his words, wala pong mangyayari dyan. Dito, nasunog. Okay? So, the Sibylline Oracles, mga kapatid, is questionable. Sibylline Oracle, eh. Translator's notes, Sibylline of Oracle. The translation notes of the book. Amen? Amen. Okay, give me 1-2 minutes. Open your Bible in the book of Psalm chapter 12, verses 6-7. Ano sabi doon? Psalm chapter 12, verse 6 and 7. Ano sabi ng Panginoon dyan? The words of the Lord are pure. Ang salita ng Panginoon ay puro. Pure words. Katulad ng ano? Silver. As silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. And what God will do on His purified words 7 times, according to the number of perfections of God, the number 7. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Forever, God will preserve His words at wala pong mayari, hindi masusunog whatsoever. God will preserve His words. Kasi, binanggit na rin ng Panginoon mismo yan, Jesu Cristo, doon sa book of Matthew, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Tama ho ba? Amen. Diba? Balik sa ating pag-aaral, brad. Taposin na natin. So, what? There is very little knowledge of the actual contents. Ah, questionable yung content. Sa apat na barometer, paano tinitest ang libro in the book of in the canon law of the scripture. Ah, if little knowledge yung content niya, questionable. Wala yan. Sibylline of Oracle, pseudepigraphal books. Next, the book of Jubilee. The book of Jubilee was mostly likely written by Pharisees. Pharisees do not believe the Lord Jesus Christ. So that book is not accepted in the book of Jubilees. Wala yan. Okay? Life of Asina or the wife of Joseph. Asina or Asenath is the wife of Joseph, the mother of Ephraim and Manasseh, the Egyptian daughter of Potiphar, priest of On. The book is not the historical of the Jewish people. The book is not recognized as inspired by God, and so therefore not called a scripture. Bakit?
Kasi when Asenath will write about his her story, probably her family with Joseph, daughter, with son, ganito ganyan, ay the life of Asenath itself, halimbawa, pag ako ang sumulat sa aking buhay, sulat ko lahat. E ngayon, it will not correspond to the life of the Jew. The Jewish story and the Jewish history, the Jewish life. So, hindi po tinanggap yan. That is your pseudepigraphal books. Even ang kanyang husband is one of the tribe of Israel, si Joseph, ay hindi po tinanggap yun. Amen? Penitence of Jannes and Jambres. The book, the Bible does not give us much information on Jannes and Jambres. Yung binanggit natin kanina, kasi nga ano to eh, mga sorcero to, magician dito ni Pero eh. Oh. So, ibig sabihin, hindi rin katanggap-tanggap. Bakit? When they were going to write the penitence of James, Jannes and Jambres, of course, when they will write the penitence, according to their gods. At ano ang gods ng mga Egyptian? Cat. Ano ang Diyos ng mga Egyptian? Cat. Meow. Yan po yun. Walang balahibo na pusa. Kaya yung mga ribulto nila, pusa. Okay? Oh, yung mga ano nila, yung museum nila, ang majus-diyosa nila, klaseng cat. Black cat, white cat, brown cat, Dalmatian cat, bahala sila dyan. Anong pula yung cat nung gusto nila? Oh. Ganun. So kung sumulat ng penitensya si Jannes and Jambres according to the idol, susundin ng mga Jewish yan, mga Hodyo, hindi. Martyr the Rome of Isaiah. Si Martyr, ang Martyr the Rome of Isaiah, ang kamatayan ni Isaiah ay nilagari siya, hinati. Bakit? Binanggit din kasi sa Book of Hebrews eh. Doon sa Book of Hebrews, wala namang sinabi kung sinong taong yan. And yet, ni Martyr the Rome of Isaiah book, sinulat, na kung ano sinulat doon sa Hebrews, sa Book of Hebrews, katawan din doon ay Isaiah yan. Kaya tinatawag na the book of the martyrdom of Isaiah. Bakit? Ang kanyang pagiging prophetic time, siya po ay namatay nung nilagari ang kanyang katawan kalahati. Amor, pag chinsaw massacre sa Texas. Alam yung movie na pinanood din, Brad? Chinsaw massacre. Ayos. Okay. So, wala po yan. Bakit? Ang mga Hudyo, alam nila kung paano namatay si Isaiah. Hindi na nga nila sinulat eh. Kung paano eh. Oh, ito ang kamatayan ni Isaiah ha. Ganito, wala hindi na sinulat. Bakit? After all, ang kamatayan ni isang tao, hindi po importante. Liban kay Jesus Christ. Si Jesus Christ mong namatay, nabuhay siyang muli eh. Kaya mahalaga po ang kanyang kamatayan. Bakit? Mahalaga ang kanyang resurrection eh. Because if there is no resurrection, your faith and my faith is in vain. Okay? Ganun yun. Next, letter of Aristias. Oh, si Grapal yan. During Alexander era. Talaga naman si Alexander, no? Talagang, mayroon talaga history kasama sa Biblia. Okay? Alright? Anti-Semitism yan. Anti-Semitism and anti-Jew. Sim. Semitism means from the root word sim. From the root word Shem, na anak ni Noah. Tatlong anak ni Noah, Japhet, Ham, and Shem. Japhet, situated from the northern, going to Europe. Kaya makuputi yung mga yan. Going to England, and then later on, going to America. Humalo doon sa mga Indian. Ang mga Indian doon, American Indian tawagin, yon po yung mga lahi ni Shem. Shem going to East, going to Philippines, going to Polynesia, yan ang makulay niya, mga brown, hanggang napunta ng Amerika. Okay? And then, pangatlong anak, ang isang anak ni Noah, si Ham, na Sodomites, gusto ang lalaki, nagsituate sila dito sa mga Arab, and then going to Egypt, and then going to Africa. Kaya no wonder yan, gusto rin nilang lalaki. Okay? Amen? That is how you're going to study the table of nation. You want to know what kind of, kung saan kayo nanggaling, mga lahi nyo, table of nation, pag-aralan ninyo.
Tatlo yan sila. Table of Nations. Saan sila patungo? Okay? Kaya tayo, may lahi tayong Hebrew. May lahi tayong Hebrew, lahi dugo ni Jesus Christ. Amen? Okay. Magic Book of Moses. This is the last book. Last na natin. Magic Book ni Moses. Ah, alam naman natin yung bari. Si Moses nga, ayaw ng mga magic-magic eh. Sorcery eh. Tapos, mayroon siyang magic book na ilagay natin dito. Hindi po katanggap-tanggap yun. Hindi nga tinanggap sa Book of Pentateuch. The five books of Moses from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, tinuturo dyan about the law of Moses. Kasama doon ng yung mga anak ninyo, huwag yung padahanin sa apoy. Huwag din kayong mag, ng incantation, yung mga magic-magic na yan, ganito ganyan. Huwag yung kausapin yung mga patay. Kaya patay na yun eh. Ang ginagawa naman ito, kausapin patay eh. Oh. Wala po yan. Oh, lalo na pong mahal na araw. Oh, kausapin ng patay para gabayan daw mga buhay. Bakit doon ka, may Panginoon ka naman? Okay mga kapatid? Amen. So, ganun yan. Oh, story ba Ahikar? Ay! Oh, story ba Ahikar? Istorya ba Ahikar? Dito yan. Famous yan dito sa Middle East na kwento. Pag ma-encounter niyo yan, yung history na yan, o yung story na yan sa libro kung saan mo kayo maghanap, mag-ingat kayo. Diyan po lang kinuha yan, Sinigrapal book. Istorya ba Ahikar? Kaya mayroon mga pangalan dito. Sino yan? Go to me, intro, Ahikar. 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 Alright? Ganun yan. Nandiyan na sa Quran eh. Legend yung Quran. Hirap yan. Okay? Mga kapatid? Amen. Amen? So marami tayo. Perki Abot. Perki Abot from the Hebrew name Perki Abos. O ano naman yung istorya niya? Abos or Perki Abot translates the English as chapters of the fathers. Kaya kita mo, ang katuruan dito sa Perki Abot mga kapatid, sundan nyo lang mga sayings of the fathers. Saying ba yung, oh, mayroon tayong magandang saliwikain. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa kanyang paroroonan. Oh, parang ganun ba? Sayings. Oy. Kaya, lumingon ka sa iyong pinanggalingan para makarating ka doon sa paroroonan. Sana panalangin mo sa Panginoon, Lord, ingatan niyo po ako sa kanyang, sa aking patutuan. Di ba ganun? Uy, nandoon ka lang sa saying? Oh. Ano bang mga saying gusto niyo? Ang taong nagigipit. Ang taong nagigipit sa Bombay kung makapit. Yung iba naman, ang taong nagigipit sa Mading kung makapit. Walang man balik kayo ha. Walang ganunan. Okay? nagigipit kayo ha, kapait. Mga ethical literature to, yung Book of Perki Abot. Mag-ingat kayo. Sayings yan, magaling. Sa Dukite Fragment, ayan yan. In Damascus po yan. In the post-exilic of Israel. Sa Damascus. May Cairo, Damascus. May Cairo, Egypt. Pero may Cairo, Damascus. CD kung tawagin. Maraming mga panulat naman. Siya ni Pigrapal book. Hindi natin katanggap-tanggap yan. Amen mga kapatid? Amen. I hope you learned something today. And you appreciate the teaching that we have. If you appreciate our teaching mga kapatid, that is your knowledge. Somehow, hindi kayo basta-basta madadala sa ibang mga turuan. Amen? Okay? Apocryphal books, pseudo-recidic, epigrapha books. Diba? So, next week, we're going to study in the New Testament canon. Alam niyo na, ang Old Testament canon, and we will go now to the New Testament canon. Okay? Siguro, pang matapos natin itong teaching na ito about the canonization of the Bible, don't tell me na hindi kayo magaling. Oo, marinig niyo ang salitang canon sa ibang iglesia, tahimik lang kayo. Ano may canon sinabi niyo? Baka canon na kamera yan. Pero kayo, alam niyo kung anong canon. Canonization of the Bible. Alam niyo ang mga Book of Apocrypha at alam niyo ang mga Book of Pseudepigrapha at alam niyo ang mga libro ng Antilegomena and Homologomena. Okay mga kapatid? Amen. Amen? Amen? Alam niyo rin kung saan mababasa ang sinasabi ng purgatory, praying for the dead, para magkaroon ng resurrection. Sino yung nagpasimuno dyan? Si Maccabeo. Maccabee. Ano ba yan?
Magkano bayad? 1,000 drachmas? 3 point? Ano ba? Ilaw yan? 3.2. Yun, palayo ko, bihirang yung mga klase naman. Ay, nako! Yaman-yaman naman na ano, no? Collection, one by one. Ikaw, ay, pobre. Naka sa langit, bayad ka 3.2 million pesos. Brad, di ba? Kasi pumunta sa langit. All right. At saan po mababasa yung si Rafael? Si Rafael is a crazy angel. Bakit? Inutosan niya si Tobe, si Tobea, pag-asawahin si Sarah. Tapos kuhain mo yung isdang malaking yan, pabihira, inaway ka, ganito ka, kuhain mo yung abril, kainin mo. Para pa ito sa simbahan ng Katolik, may statue doon na Rafael, tsaka Tobias, na may dala lang isda. Oh, ganun? Oo, oh, meron na. Sabi ko na nga ba, buti na lang, alam natin yung istorya. Yun yun! Si Rafael! Oo! Oh, kasi si Tobias nga, ganun. At pumunta daw siya doon sa Nineveh at may inutosan na ganito, ganyan. No, mag-deposito ka ng pera. Gusto na pala deposito ng pera. Di ba? Ganun yun. Tapos Sarah, inutosan niya, mag-asawa na kayo dalawa. Bilisan yun na. Oh, parang ganun. Angel. Ang angel of God will just relate unto a spiritual thing. Okay? Ganun. Alright. Amen? Any question? What is your question? Otherwise, I will question you. Sabi yung tanong. Okay? Now, ito, question. What are the four tests in a biblical canon? Apat, tama? Writers, contents, acceptance, and inspiration. Okay, tama? Now, about writers, very simple question. The writer must be, number one, must be a prophet of God. Amen. Galing ni sister. Pangalawa, must be the eyewitnesses. Si sister lang perfect ka. Number two, contents. Contents. The book or the scripture must have content what? Content or ano po ang laman niya? Siya po ay nakapagbigay ng? Ha? Motivation. Ano pa? Growth. Ano pa? Yes, and life. Yan. Sister lang nag-aaral. Ano ba yan? Oh. Acceptance. Meaning accepted by the Jewish, by all the Jewish people. And then inspiration. Meaning what? The book must contain the biblical A. Letter A. O. O. So. Re. Authority or authoritative books. Bakit? It is inspired by God. Amen. Pag nakuha ninyo ang summary na yan, abay, alam nyo ang tinatawag na the biblical canon of the scripture. Amen? Amen ho ba? Okay. Amen. Okay. Para hindi kayo sumlaut. Amen. Okay. Amen. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, salamat Panginoon sa katuruan ng iglesyang ito about the biblical canon. Salamat Panginoon. And patuloy mong pagpalayan ng iglesyang ito, ang mga kapatiran, gabayan niyo po palagi. Kami Panginoon, sa aming paglilingkod po sa iyo. Ingatan niyo po ang iglesyang ito, pagpalayan niyo po bawat isa. Tulungan niyo po kami Panginoon to live and to worship you truthfully, O God. And all these things, we thank you and we pray in the name of the Lord Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. 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 Amen.